marami pa rin ang hindi kontento sa itinatakbo ng kaso ni Architect Vlanch Bragas. Hindi lang tungkol sa kaso ni Architect Bragas, kung hindi maging dun sa kaso ng mga sangkot, particularly nung namatay na si Dennis Pansan at yung missing na si Kent Espinosa. Malakas pa rin yung pagdududa na maaaring mistaken identity or fall guy itong mga nangyari kina Dennis Pansan at Kent Espinosa. Napanood ko sa isang interview na ginawa ng isang local radio station sa Davao, yung Brigada News, na kung saan na-interview nila ang ina ni Dennis Pansan at ang iba pang mga tao na kakakilala sa kanya. Dun sa programang yun, ni-replay din nila yung mismong interview nila dun sa isang teacher na nanindigan na walang kinalaman si Dennis Pansan sa nangyari kay Architect Bragas. Hi everyone, kumusta po kayo? Peaceful Wednesday po sa inyong lahat. Welcome ulit dito sa aking channel. I hope lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan at maayos yung pinapalipas sa mga araw nyo. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo subscriber at pakiclick niyo na rin yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated kung meron akong mga bagong videos dito. Plus, huwag niyo rin po sanang kalimutang i-follow yung aking Facebook page na Chinoy Dubai. Isa sa mga in-identify ng SITG Bragas na sangkot daw sa panggagahasa at pamamaslang kay Architect Bragas ay si Dennis Pansan. Si Dennis Pansan ay nagtatrabaho sa isang meat shop na malapit sa kung saan di umano ay dinukot si Architect Bragas. Bago pa pinangalanan ng SITG Bragas na sangkot itong si Dennis Pansan sa di umano'y pagdukot, panggagahasa at pagpaslang kay Architect Bragas, di umano ay dinukot na itong si Dennis Pansan. Pero nakatakas si Dennis Pansan at nakahingi pa siya ng tulong. Pero nung mga oras na yun, balot ang mukha niya ng tape at nakatali ang mga kamay niya. Nung itinurn over na siya sa mga pulis, ang susunod na balitang lumabas ay namatay itong si Dennis Pansan. Namatay si Dennis Pansan sa di malamang dahilan. At mas nagulat ang mga netizen nung a day or two after na mapabalitang namatay itong si Dennis Pansan ay pinangalanan siya ng SITG Bragas na sangkot sa panggagahasa at pagpatay kay Architect Bragas. Ang sinasabing ebidensya ng SITG Bragas kung bakit sinangkot nila sa kaso ni Architect Bragas itong si Dennis Pansan ay dahil daw sa testimonya ng dalawang witnesses na sina alias Michael at alias Joanne, na sinasabi nila na taga doon din sa May Kalinan at sinasabing nakita nila kung papano dinukot si Architect Bragas. Pero para sa karamihan ng mga netizens, dinukot at planong isalvage itong si Dennis Pansan kung hindi siya nakatakas. Sa ngayon kasi, wala tayong balita kung ano nang itinatakbo ng investigation dito sa kaso ni Dennis Pansan. Wala rin kasi silang binuong SITG para alamin kung ano ang totoong nangyari kay Dennis Pansan. Ganun pa man, marami ang hindi naniniwala na sangkot si Dennis Pansan dito sa kaso ni Architect Bragas. Lalong-lalo na nung lumitaw yung isang guro na kung saan sinabi nga niya na magkasama sila ni Dennis Pansan nung gabing dinukot si Architect Bragas. Ayon dito sa guro, magkasama silang nagbabantay sa checkpoint nung lumabas ang balita na nawawala nga itong si Architect Bragas. Na-i-describe pa ng buo nitong guro kung ano yung suot ni Dennis Pansan nung gabing yun. At sinabi nga niya, inabot sila ng madaling araw na nagmamanman ng checkpoint. Kung iisipin natin, mas maraming ebidensya na nagsasabi na mabuting tao itong si Dennis Pansan. Aside sa sinasabi nitong teacher na hindi kasama si Dennis nung gabing dinukot si Architect Bragas. Mismong nakakakilala kay Dennis, katulad ng mga barangay official sa lugar nila, ang nagpapatotoo na walang masamang record sa barangay nila itong si Dennis Pansan. Kaya kahit sila mismo ay laking gulat kung bakit idinawit yung pangalan ni Dennis Pansan bilang isa sa mga suspects sa panggagahasa at pagpatay kay Architect Bragas. Kung babasehan natin yung mga nasa balita, mas marami ang makapagpapatunay sa totoong pagkatao ni Dennis kesa dito sa sinasabi ng mga witnesses laban kay Dennis Pansan. Ang mas nakapagtataka pa dito, nung hawak na si Dennis ng ating kapulisan, bakit hindi man lang nila naisip na dalhin ito sa ospital muna bago nila gawin yung interrogation kay Dennis? Kasi sa pinagdaanan niya nung araw na yun na kung saan ay dinukot na siya at binalot yung mukha niya ng tape at iginapos siya, doon pa lang may trauma na yung tao. At kung totoo man yung lumabas sa balita na may tama sa tagiliran na parang saksak itong si Dennis, hindi ba ito napansin ng ating kapulisan nung buhay pa si Dennis habang kinakausap nila? Kasi dapat dinala muna nila sa hospital
para ma-check up kung okay ba ang kalagayan niya. Lalong-lalo na, siguro ilang oras nakabalot yung mukha niya. So kahit papaano may epekto yun, dahil hindi ka makakahinga ng maayos kung balot yung mukha mo. So doon pa lang siguro, may naging masamang epekto ito sa katawan niya. Kaya dapat dinala sana muna siya sa ospital. Ngayon, kung pag-check up doon ng doktor, maayos naman yung kalagayan niya, saka nila gawin yung debriefing or yung interrogation. Hindi yung una pa lang nila nahawak si Dennis, ay idinaan agad nila sa matinding interrogation. With all the stress, isipin nyo na lang kung anong hirap ang pinagdaanan ng tao. Tapos, isa pa, agad-agad pinaniwalaan ng SITG Bragas yung mga testimonya ng mga witnesses na kung saan sinasabi nga nila na nakita pa nila na sinuntok ni Dennis si Architect Bragas bago nila ito isinakay dun sa umbak. Ngayon, kung taga doon talaga itong dalawang witnesses na sinasabi ng SITG Bragas, imposible siguro na hindi nila makikilala si Dennis Pansan na nagtatrabaho sa isang meat shop. Dahil ayon nga sa SITG Bragas, nakilala lang ng mga witnesses at natukoy itong si Dennis Pansan nung mag-viral na daw yung mga pictures nito sa social media dahil sa di umano'y pagdukot at kalaunan ay namatay. So parang imposible na agad nating paniniwalaan yung mga sinasabi ng mga witnesses. Kaya kahit mismo yung guro na kasama ni Dennis mismo nung gabing yun sa checkpoint, hindi siya naniniwala na taga doon itong dalawang witnesses. Kasi imposible din na kung taga doon sila at sa araw-araw na pagtatrabaho ni Dennis dun sa meat shop, imposible na hindi mo makikilala yung pagmumukha ni Dennis dahil lang gabi nangyari yung pagdukot kay Architect Bragas. Kaya mahirap din talaga paniwalaan kung may katotohanan nga ba yung mga sinasabi ng mga witnesses. At hindi maiiwasan ng mga netizens na mag-isip na pwedeng mistaken identity. O ang masama pa ay kung fall guy lang itong si Dennis Pansan. Pero dahil nga namatay itong si Dennis Pansan, sa palagay ko madidismiss na rin yung kaso laban sa kanya. Pero ang pinaglalaban ngayon ng pamilya ni Dennis Pansan ay gusto nilang malaman kung sino ang may gawa nito kay Dennis Pansan, kung sino ang nasa likod nito. At gusto nilang malaman kung sino ang pumatay kay Dennis Pansan, dahil hindi sila naniniwala na nangisay na lang bigla si Dennis Pansan at namatay. Pangalawa, gusto rin ng pamilya ni Dennis Pansan na malinis yung pangalan niya, dahil ang pagiging isang suspect sa isang karumal-dumal na krimen, kahit sino, ayaw nating mangyari ito sa atin. Hindi lang yung pangalan ni Dennis ang nadungisan dito, kung hindi ang buong pangalan ng pamilya niya. Sana nga may tumulong, especially sa mga free legal counsel na meron ng ating gobyerno, lalong-lalo na kung sakasakali mapapatunayan na hindi sangkot si Dennis sa nangyari kay Architect Bragas. Sana merong mag-provide sa kanila ng legal assistance para balikan nila itong mga nagsabi at nagturo na sangkot si Dennis Pansan sa nangyari kay Architect Bragas. Wala tayong matatawag na hustisya kung walang due process. Dapat idinaan nila sa tamang proseso. Hindi yung basta na lang sila magbibigay ng pangalan na according sa kanila ay isang suspect, samantalang yung mga ebidensyang hawak nila ay butal-butal at kulang. In fact, mas marami pa yung mga ebidensyang nagsasabi na mabuting tao si Dennis kesa sa mga ebidensyang nagtuturo na may kinalaman siya dun sa krimen. Ayon sa ating kapulisan, ginagawa nila ng investigation itong nangyari kay Dennis Pansan and at the same time, dun sa missing na si Kent Espinosa. Yun nga lang, wala pa rin silang update kung ano na ang progress ng investigation nila dito sa dalawang taong ito. Kahit sa kaso ni Architect Bragas, wala rin silang masasabi pa sa ngayon na magandang development kung nadagdagan na ba yung mga ebidensya nila or kung iniimbestigahan din ba nila na aside dito sa mga taong pinangalanan nila ay meron pang mas malaking mga tao na nasa likod nitong krimen. Naniniwala pa rin naman ako sa justice system natin sa Pilipinas and at the same time naniniwala pa rin ako na patas ang batas natin. And I am hoping sa pagtakbo ng kaso ni Architect Bragas, unti-unti nilang mahuhubaran kung sino talaga yung mga totoong sangkot dito sa krimen na ito. Hanapin sana nila at panagutin yung mga totoong sangkot dito sa kasong ito at hindi yung kung sino-sino na lang ang maari nilang ituro para lamang maisalba nila yung totoong may gawa ng krimen. And this is all for now mga kaibigan. Sana mabigyan ng katarungan, lalong-lalo na itong mga tao na biktima ng injustice. Have a wonderful day everyone. Ingat po kayo lagi and God bless.